Yun. Magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay September 27, 2023. Napanood po natin ang maikling video mula po sa Malacanang kahapon. Yan po ay sectoral meeting ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, particular sa sektor po ng agrikultura. At kaugnay po niyan, meron po tayong re-reaction ng balita. Marcos versus Marcos nga ba? Huwag po tayong masyadong excited na magalit o matuwa. Naniniwala po ako na parehas po ang magkapatid naghahangad ng mabuti po para po sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa. Kung meron man silang hindi pagkakasundo, it's all about sa polisiya. At maaari na ang ginagawa po nitong si Senator Amy Marcos is a balancing act. After all, siya po ay nasa Senado bilang senador at wala po sa ehekutibo. Kaya nga po meron tayong separations of power sa branches ng ating gobyerno para magkaroon po ng check and balance. Umpisahan po natin ang ating talakayan dito po sa screen, na sa picture na nakikita po ninyo sa ating screen. Marcos versus Marcos nga ba? Partikular sa larangan po ng pagharap ng ating gobyerno sa pangangailangan po sa agrikultura. Kasi hindi maikakaila na ang economic team po ng ating Pangulo nagnanais na alisin po o ibaba ang taripa, partikular sa importasyon ng bigas. At mariin pong tumutol dito ang mga kababayan po nating magsasakang Pilipino for the simple reason na ito ay makakaapekto sa kanilang mga hanap buhay. At sumigunda po dyan ito pong si Senator Amy Marcos at wala pong masama dyan. Ang inain po ng ating mga kababayang magsasaka ay nararapat lamang dahil sila po ang magiging apektado sa huli kapag ka nangyari ang kagustuhan ng economic team ng ating Pangulo. Unang basahin po natin ang balita kung saan ito pong si Senator Amy Marcos ay hindi po sangayon sa nilalayon po na maragdagan pa na madagdagan ang importations na ginagawa po ng ating gobyerno. Ayon po dito sa headline sa Philippine News Agency, September 26, yesterday po ito, 3:42 in the afternoon, sabi niya po, naniniwala siya na si Pangulong Bongbong Marcos, ito pong si Senator Amy, naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos hindi hahayaan na mag-import ng bigas sa panahon po ng pag-harvest ng ating mga magsasaka. Basahin po natin ang balita. Senator Amy Marcos on Tuesday said she is confident that President Ferdinand R. Marcos Jr. will not let rice farmers suffer by allowing rice importation now that they are harvesting their produce. The presidential sister made the statement as she joined the protesters from various farmers groups outside the Department of Finance in Manila, denouncing the importation of rice and other agricultural products. Alam nyo mga tol, sa katotohanan, balancing act po kasi ang importation. Hindi lang naman po kasi ang mga magsasaka ang dapat tingnan ng ating gobyerno, kung hindi rin ang mga consumer. Pero hindi naman po pwedeng pumanig ang gobyerno sa isa't isa nang maalalagay po sa alanganin ang isang panig. Ano, papanig ang gobyerno sa isa, malalagay naman sa alanganin ang isang panig. Hindi po pwede yung ganon. Dapat balanse po ang akto ng ating gobyerno. Kapag ka merong importation, simple lang ang dahilan. Hindi po sapat ang produksyon dito po sa bansa. Kaya nangangailangan po tayo ng supply mula po sa ibang bansa. Ang objective po niyan ay patuloy pong matugunan yung pangangailangan po ng ating mga kababayang Pilipino, partikular sa bigas. Kasi simple lang naman ang basic equation dyan. Kapag ka mataas po ang demand at bumaba po ang supply, magmamahal po ang presyo ng bigas. Kaya dapat makontrol po ito ng gobyerno at sa pamamagitan po ng importation, masusustain po yung pangangailangan ng publiko nang hindi po naman ganun kataas ang halaga po nito. Ganon din naman, kapag ka tumaas po ang supply sa pamamagitan po ng importation, maaari naman po makaapekto po dito ang
makakaapekto po ito sa hanap buhay ng ating mga magsasaka dahil pag marami pong supply, bababa po ang presyo ng bigas at matatalo po ang mga magsasaka. Ito po ay inaaral. Ang importation ay hindi po basta dinidesisyonan lamang ng ating Pangulo o ng mga nakaraang pang Pangulo. Ito ay inaaral ng mga eksperto base po sa pangangailangan in general ng publiko. Kaya nga po, inuulit natin, balancing act po iyan. Tuloy po natin ang balita. The group of rallyists was led by Samahang Industriya ng Agrikultura, SINAG led by Rosendo So. Bago natin tuligsain o unahin ito pong SINAG, ipinapaalam ko din po sa inyo na ito po ay supportive sa mga undertaking ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi natin sila masisisi kasi sila po talaga ang tatamaan kapag ka lumabis ang importation na maaaring magawa po ng ating gobyerno. Sabi po ni Senator Amy Marcos, I quote, sigurado ako na hindi yun papayag. She is referring to President Marcos. Ang nakakatakot lamang, alam natin na ang katapusan ng Kongreso ay bukas. Kapag natapos ang Kongreso at nagsara yung Senado, ang nakakatakot dyan ay palulusutin yung reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsaga ng anihan. What? Okay, nabanggit in English lang pala ng Philippine News Agency. Yun po yung pahayag nitong si Senator Amy Marcos. Nababahala po siya na matatapos na po ang sesyon ng Kongreso at baka samantalahin daw po ito ng mga mapagsamantala at lumabis po ang supply ng bigas na imported sa ating merkado to the prejudice syempre ng ating mga magsasaka. Sabi pa po niya dito, sobra naman sila. Nag-aani na ang lahat, magsisimula na ang halos lahat ng bukid at ang kasagsagan niyan ay katapusan ngayong itong linggo na ito hanggang buong Oktubre. Inuulit po natin, baka ma-misinterpret niyo po si Senator Amy Marcos dito. Si Senator Amy Marcos, katulad po ng kanyang ama, ang dating Pangulong Marcos Sr., at katulad din po ng kanyang ama, nagmamalasakit sa ating mga magsasakang Pilipino. Meron po siyang paniniwala na maaaring taliwas doon po sa composition ng economic team ng ating Pangulo. At ano ang magiging reaksyon dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mamaya, sa susunod na balita, basahin po natin yon. Pero ipagpatuloy po natin ang sinabi po dito ni Senator Marcos. Wala eh. Lahat ng barkada ko andito. Lahat ng kaibigan natin na magbubukid, mangingisda, lahat ng nanggagaling sa Northern Luzon hanggang sa Central Luzon, pati barkada galing Southern Luzon, andito po. Nakikisuporta lang ako. Yan, nakikisuporta lang po siya. At walang masama dito po sa nakita po natin na pagsama ni Senator Amy Marcos sa protesta ng ating mga magsasaka, partikular ang grupong SINAG. Huwag po natin itong politikahin, lalong-lalo na sa pagitan po ng magkapatid. Hindi po natin kinakikitaan ito ng masama, partikular para po sa ating mahal na Pangulo. Naniniwala pa rin ako, lalo na kung ano lamang ang makabubuti sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun din po ang tinitingnan nitong si Senator Amy Marcos. Now, para ipagdiinan ko pa kung bakit ko ngayon kinakampihan dito si Senator Amy Marcos, ang kasama niya rito hindi mga vlogger. Ang kasama niya po rito ang mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng polisiya kapag ka ipinagpatuloy ng gobyernong ito yung ninanais po ng economic team na tanggalin ang tarifa sa importation ng bigas. Kaya tama po ang ginagawa nitong si Senator Amy Marcos. Bakit ako medyo critical kay Senator Amy Marcos before? Kasi ang mga kasama niya during that time, mga vlogger na meron pong mga personal interest or vested interest, pabor kung kani-kanino. Unang-una dyan, yung mga didi-shit vlogger na pumapaligid dito kay Senator Amy Marcos, pabor is sila para sa nakaraang administrasyon, partikular kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dapat doon tayo mag-ingat. Kapag ka ang pagpupulong na pinupuntahan po nitong si Senator Amy Marcos ay napapaligiran siya ng mga didi-shit vloggers na ito. Tingnan po natin ang kilos at galaw pananalita nito pong si Senator Amy dahil baka natataraka na siya ng patalim sa likod niya nang hindi niya pa nalalaman.
ang punto, mga tol, huwag tayong magtiwala sa mga bidishit vlogger na ito na pumapaligid kay Senator Aimee Marcos. Anyway, ang issue na ito, nagpapasalamat tayo sapagkat naniniwala tayo katulad ni Senator Aimee Marcos na ang layunin po ni Pangulong Bongbong Marcos ay makabubuti dapat para po sa ating mga kababayang Pilipino in this particular topic sa ating mga magsasaka. Kaya naman, sa balita din po kahapon, September 26, 2023 at 9 in the evening, ang mahal nating Pangulong Bongbong Marcos, inams daw niya po yung pagbaba ng buwis para po sa importations ng bigas. Palakpakan po natin si Senator Aimee Marcos dyan sapagkat malaking impluensya marahil ang kanyang pagsama doon po sa mga protester para maipaabot direkta sa ating Pangulo ang damdamin ng mga magsasaka po nating kababayang Pilipino. Basahin po natin ang balita. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday backed the proposed to temporarily implement rice tariff reduction in a bid to address the surge of prices in the market. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, "We decided with the agriculture and economic managers," yun po yung pinakita ko pong video sa inyo kanina sa unang bahagi ng ating live streaming. Kausap niya po ang sektor ng agrikultura at dahil po dyan, napagdesisyonan nga po ng ating Pangulo na huwag ituloy ang binabalak na yon ng ating gobyerno. "It was not that the right time to lower the tariff rates because the projection of world rice prices is that it will go down. So, this is not the right time to lower tariffs. Tariffs are generally lowered when the price is going up." Tuloy po natin ang balita. The President made the remarks after the sectoral meeting in Malacañang where the National Economic and Development Authority presented updates on the proposed price tariff reduction according to a news release of the Presidential Communications Office. Uy, pumasok sa isip ko, parang merong rumors na ito pong si Secretary Arsenio Baling, nakalimutan ko bigla yung pangalan nitong si Secretary of NEDA. May rumors ha, hindi ko po sigurado to. Pero rumors po ito na baka siya po ang pumalit bilang Secretary of Agriculture. Hindi po natin sigurado yan. Ininform ko lamang po kayo dahil pumuputok po yung balita na yon sa kasalukuyan. "The updates include inputs from the Department of Finance, Department of Trade and Industry, and Department of Budget and Management." Ito po, farmer groups earlier said importers are set to gain if price tariff will be suspended because some businessmen are already underbowling rice. "It is also seen to hurt the prices of palay." Kaya naman kahapon, sa balita din na yan, balikan lang natin, talagang nagpahayag po ng pagtutol ang mga magsasaka. Sinamahan po sila dito ni Senator Aimee Marcos. NEDA earlier recommended the reduction of tariff pegged on imported rice to help lower local rice prices, which will eventually lead to the simultaneous lifting of Executive Order Number 39. Ang Executive Order Number 39, by the way mga tol, ito po ay na-implement noong September 5, 2023, wherein ang regular milled rice at well-milled rice ay itinalaga sa maximum price o sa price na 41 pesos and 45 respectively. Maganda po ang naging epekto nitong desisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero generally, hindi dapat nakikialam ang gobyerno sa presyo sa merkado. But in that particular instance, pumasok po ang gobyerno para po sa kabutihan ng mas nakararaming Pilipino. Kinamaan po dito ang hanap buhay ng mga retailer ng bigas. Ganun pa man, nagbigay po ng ayuda ang ating gobyerno through DSWD ng halagang 15,000 piso para po sa ating mga kababayang apektado. Ano? Sila po ay tumanggap ng ayuda na yan kahit paano naman makabawas doon po sa kanilang sinasabing pagkalugi. Pero ano ang magandang epekto
ng Executive Order Number 39. Nagkaroon po ng bigas na, na kahit paano affordable sa ating mga kababayang Pilipino from peaking sa halagang 60 pesos more or less, na ibaba po ito sa 41 at 45 pesos respectively. Hindi kasama syempre diyan yung mga special rice kasi wala naman pong control na doon ang ating gobyerno at hindi rin po iyon binanggit sa ating sa Executive Order Number 39. At sa mga huling balita po dito, sinabi pa, however, during the meeting, NEDA Secretary Arsenio Balisacan and Department of Agriculture Undersecretaries Leocadio Sebastian and Mercedita Sombilla agreed that it is not the time yet to lower the tariff because of the declining prices in the international market. In short, mga tol, ito pong naging desisyon ng ating mahal na Pangulo is just hindi lamang nakabase doon po sa protestang ginawa ng ating mga kababayang magsasaka. Kasi we have to remember that this is a balancing act. Dito, win-win solution. Tinitingnan ng ating Pangulo ang welfare ng ating mga kababayang magsasaka at the same time ang welfare ng consumer. Considering na sinasabi nga sa pandaigdigang presyo ang bigas ay patuloy na bumababa, kaya hindi pa sa ngayon nararapat na ibaba o tanggalin ang taripa para po sa importation ng bigas. Kaya mga tol, huwag po tayong mabahala kung meron pong mga ganitong uri ng balita, lalong-lalo na minamaximize po ng mga kalaban po sa politika ng pamilya Marcos, hindi po yun totoo. Ang katotohanan, si Senator Amy Marcos po sa kabila ng pagiging critical niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos is just performing her mandate as Senator of the country. Tandaan natin, independent branch of the government po ang pinagsisilbihan ng ating minamahal na mga Marcoses. Si Senator Amy Marcos bilang senadora ng bayan, ate ng bayan, at si Pangulong Bongbong Marcos bilang punong ehekutibo. Magkaiba po ang kanilang mandato. Ang Senado, nandiyan po to act as a checker, ika nga, sa performance na ginagawa po ng ehekutibo. Kaya walang masama kung mag-criticize ang mga senador at mga kongresista as long as meron po itong valid basis sa kanilang kritisismo at hindi lamang namumulitika. In that regard, nakikita naman natin na hindi po politikahin ng ating ate ng bayan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman ang kanyang ginagawa is purely her mandate lamang bilang senador ng Pilipinas.